Good day guys and welcome back sa EPC Exotic Pets Commonwealth. So today ang ipapakita ko sa inyo is yung mga feeders na pinapakain natin sa exotic pets natin. So tara, samahan niyo ako. So yung mga feeders na ipapakita ko sa inyo today is yung mga pinapakain natin sa mga exotic pets natin. So una ko ipapakita sa inyo is yung crickets natin. Itong mga crickets, kinagandahan sa kanila is maraming mga anak, at the same time, mabilis silang dumami. Problem sa kanila is carnivorous sila, or omnivores, I think. Omnivores, at kumakain sila, kinakain nila yung mga kapatid nila, in short. Ayan. So ito yung mga, siguro mga ano to, 2 weeks old. So makikita mo, medyo malalaki na sila. Yung mga breeders ko na breeders naman ito is actually namatay na. May mga bago tayong pa-hatch. Pero konti lang. Ito naman, yung kasunod is yung lats. Or mas kilala bilang red runners. May halo lang na ano, dubias. Pero ayun yung mga lats or tinatawag nating Turkishan red runners. Kapulol. Basta yun sila. Kaya tinatawag na Turkishan red runners or red runners na lang, no? Hirap sabihin. Is sobrang bilis nilang tumakbo at kulay pula sila. And then, ito naman yung tinatawag na super worms. Hindi na makita. Nasa ilalim kasi sila. Alam ko nakikita nyo. Yung may malaki. So, ito, it's a worm. And, nag-pupate sila at pagkatapos nun, nagiging beetles. As of now, wala pa akong beetles. Pero, ayan. Normally kasi nauubos siya ng mga ng leopard geckos natin, nila Brian, tsaka ni Jess. Kaya, pag nauubos, bumibili lang ako ulit. And last but not the least, paborito nating feeders para sa mga alaga nating exotic pets. Tawag dito is Blatteralis dubia or Blaptica dubia. Hirap sabihin, basta yun yon. Pakita ko lang sa inyo diyan. So ito, yung nakikita niyo diyan, that's a mature male. Meron silang pakpak pero hindi sila lumilipad. Tapos, ito yung mga nymphs. Yan. And, ito yung itsura ng... Yan. Ito yung itsura ng adult females. Yan. So, wala silang mga pakpak. Maganda silang gawing feeders kasi mataas, mas matagal yung itinatagal yung pagkain sa loob ng tiyan nila. Yan. Kung makikita nyo, medyo mataba. Itong mga molts yan. Makikita nyo ito. Balat ng mga nymphs. So, ibig sabihin, lumalaki na rin sila. So, yung mga ipis na to, nagmamolt din sila. So, ito naman yung itsura ng juvies. Yan. Alam ko, medyo kadiri. Pero, kung gusto mo mag-alaga ng mga exotic pets, super important na meron kang supply ng feeders. Pero ang kinagandahan sa mga exotic pets is hindi sila magastos pagdating sa mga pakain. Dahil yung mga pakain, minsan pwede mong ikaw na rin yung mag-breed, hindi magastos. At napakadali lang din i-maintain kasi ipis lang. Then super dali lang nilang pakainin. Commonly ang ginagawa ko is pag meron akong scrap food or yung mga natirang pagkain, natira sa pagkain, mas maganda kung vegetables. Well, binibigay ko lang sa kanila. For example, itong cucumber. Ayan, medyo luma na. Pero kinakain nila yan. Dito na nila nakuha yung food nila at the same time, yung water na kailangan nila. So, nilalagay ko lang ganyan.
tapos iniiwan ko lang. Tapos after mga ilang oras lang, ubos na siya kaagad. So, ganun lang sila kadaling alagaan. Iniiwanan ko lang sila mga scrap foods. So, maganda rin silang gamitin pang project sa mga, let's say, pag-decompose ng mga nabubulok na bagay kasi kinakain nila yon. Pero syempre, kung papakain mo sa mga alaga mong exotic like tarantulas, scorpions, and mga leopard geckos, reptiles, syempre, mas maganda kung yung pinapakain mo is merong sustansya. Yan, so... Abangan natin sila na kumain. Kung nanonood kayo ng Ants Canada, malamang may, familiar na kayo dito sa dubias. Kasi ito rin yung ginagamit niyang feeders. Woo! Sabi niya, kakain ako, pero ayoko kasi may ilaw. Masyado maliwanag! The queen is now eating. Yan guys, so kasama ko yung ano ko, yung pamangkin ko, anak ng ate ko, si Jamie. Say hi, Jamie. Hi, medyo mahihain siya sa camera, pero nagbablog-vlogan din siya. Minsan nakikita ko siya nagbibideo. Ginagaya niya yung mga nagbablog sa YouTube. Yung mga pang batang vlogs. Palabas. Anyway, kinagandaan sa mga... Siguro sa tingin ko, kinagandahan sa like reptiles, if reptiles yung mga alaga mo. Kaya yun yung mga alaga ko rin dito. Normally, gusto ko ng pusa. Pero, since allergic yung pamangkin ko sa pusa, well, wala kaming pusa dito. So, nag-decide ako mag-alaga ng reptiles instead. Total, mahilig naman ako sa hayop, so why not? Parehas kaming medyo introvert. Mahihayin sa camera, sa mga tao, pero... Mahihayin ka ba? Mahihayin ka ba? Do you like bugs? Itik bahay. Eww! Alright. So, that's Jamie. Hi. Are they cool? Are they scary? Has wings. Oo nga, pero may silang. Pero ganyan lang talaga siya. Wala siyang wings na mahaba. Hindi siya lumilipad. Kasi mabigat yung katawan nila siguro. So what do you think about these dubia roaches? Are they scary? Hirap mag-English. Yucky. But are they scary? Okay. So that's our feeders vlog, I guess. Well, konti lang kasi sila. Normally, bumibili lang din ako. Kasi pag naubos, tapos hindi ko na-breed. Well, konti lang yung pinapakain ko sa ngayon. Wala ko masyadong pinapakain pa. Hindi pa siya ganun kadami. Pero I'm planning na magdagdag ng alaga. So, keep updated guys. And keep continue watching our vlogs. And sana nag-enjoy kayo. Sana may natutunan kayo for today. And I'll see you guys soon on the next vlog. Salamat sa panonood. Bye! Yummy.